Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Kentaro Orono at nandito tayo ngayon sa UM Matina Campus. At ngayon ay pag-uusapan natin ang Revolt Against Trivia. At may apat na bahagi ito. Ang una ay tungkol sa Cagayan and Dingras Revolt. Ito ay nangyari noong 1589 sa probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte. At ang dahilan ng kanilang pagre-revolusyon ay tungkol sa mataas na buwis na kinokolekta ng mga Espanyol. At dahil sa revolusyon ito ay nabago o nareforma ang sistema ng buwis dito sa Pilipinas. At ang pangalawang revolusyon naman ay tungkol sa Agustin Sumaroy's Revolt noong 1649 hanggang 1650. At ang nangyari sa revolusyon ito ay naging marahas dahil gumamit ng mga armas sina Agustin at kanyang kasamahan laban sa mga Espanyol. At ang dahilan ng kanilang revolusyon ay tungkol sa forced labor. Napagkasunduan ng gobyerno ng Maynila at ang mga Espanyol na hindi ipapadala ang mga waray sa lugar na malalayo sa kanilang bayan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dito. At ito ay nakapag-trigger ng revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ang kautusan ukol sa polo ay nagsasaad na ang mga manggagawa na mula sa Maynila ay hindi ipapadala sa mga malalayong lugar sa kanilang pagtatrabaho sa polo. Subalit ang mga waray ay pinadala at ipinatapon naman sa malalayong lugar tulad ng Cavite na siyang nagbunsod ng kanilang pag-aaklas laban sa mga mananakop. Matapos mapatay ang isang pari sa palapag, mabilis na kumalat ang pag-aaklas na inilunsad ni Sumaroy at nakarating ito hanggang sa Mindanao, Bicol at Visayas, lalo't higit sa lugar ng Cebu, Masbate, Camiguin, Zamboanga, Albay at Camarines. At ilan pang mga bahagi ng Mindanao tulad ng Surigao, isang gobyernong rebelyo ang kanilang itinatag sa kabundukan ng Samar. Matagumpay naman ang revolusyon nila hanggang sa namatay si Agustin Sumaroy sa kamay ng mga Espanyol. At si David Dula ang pumalit sa kanya. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay namatay din si David Dula dahil sa pakikipaglaban niya laban sa mga Espanyol para sa kanilang kalayaan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rikailan Gutierrez at ang tatalakayin ko ngayon ay ang pangatlong revolusyon ni Francisco Maniago. Noong 1660, si Maniago at ang ibang kapampangan ay nagrevolusyon dahil sa tax, forced labor at rice exploitation. Sa walong buwan, sila ay hindi binayaran ng kanilang trabahong ginawa at sa mga bigas na binili sa kanila at ito ang dahilan ng kanilang pagrevolusyon. Ang Maniago Revolt ay nailunsad sa Pampanga noong 1660. Sa panahong ito ay labis na pinagnasahan ng mga Espanyol na masakop ang Pampanga sa kadahilan ng mayaman ang bayan, lalo't higit pa ang kanilang reliyon. Bukod dito, ang mga mamamayan ng Pampanga ay pinatawan ng mas mataas na tributo sa pilitang paggawa kahit sa malalayong lugar at ang pagkamkam sa kanilang mga pananim ng palay. Hindi naglaon ay inilunsad nila ang kanilang revolusyon laban sa mga pagmamalabis sa kanila ng mga Espanyol. Ang Maniago Revolt ay naging simula ng mas malawak at mas malaki at mas madugong digmaan laban sa mga Kastila sa Pampanga. At sa ating panghuling revolusyon ni Andres Malong,
Sa kaparehong taon noon, 1660, inumpluensyahan ni Manyago si Malong na magrebolusyon dahil si Malong at ang kanyang kasamahan ay nakakaranas din ng parehong pang-aabuso kina Manyago at dahil din ay nagrebolusyon si Malong at nung sila ay nanalo, ipuproklama niya ang kanyang sarili bahagi ng pagnasunod.